Paiimbestigahan ang hepe ng Parañaque Police ang ginawang pagtugis ng kanyang mga tauhan sa dalawang magnanakaw na nanunog sa isang condominium unit. Lalo na raw ang ginawang pag-tear gas umano sa condo kahit may mga sibilyan na isa sa mga posibleng dahilan ng pagkamatay ng isang residente. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob ng mahigit 5 oras na nagtago ang mga magnanakaw sa Unit 403 ng Castle Residences sa Moonwalk, Parañaque City, hindi raw pinalabas ng mga pulis ang lahat ng mga residente sa condo building. Kaya nang sunugin ng mga suspect ang unit na pinagtaguan nila at nag-tear gas ang mga pulis para bulabugin ang mga suspect. Nasa loob pa ng kanilang condo unit ang magtsahing Criselle Montes at Rolina Ina Aklon. Sabi niya, huwag kayong lumabas kasi andyan yung suspect. So tapos yung sabi yung isang pulis, may nagtapon ng tear gas. Tapos sabi, maghanda kayo ng panyo para dapat yung basa. So ganun din yung ginawa namin. Hindi na namin kaya Sobrang hindi siya kaya ng panyo eh. Sobrang dami ng tear gas. Nang di na raw kinaya ng magtsahin ang kapal ng usok, tumakbo na sila palabas. Nagkaiwalay kami, sobrang dilim ng daanan sa fifth floor. Pati yung mga pulis, hindi natin nila alam anong gagawin kasi sobrang tapang ng tear gas. Tsaka nakaka-suffocate po talaga yung amoy. Nang makita muli ni Criselle ang kanyang tsahin, patay na. May asma daw kasi ito, kaya't posible raw na di kinaya ang kapal ng usok at lakas ng kemikal mula sa tear gas. Bumagsak na raw itong pulis ko. O, siya pa ang tumulong doon sa babae. Tapos? O, di pati siya bumagsak, pati siya kasama sa dinila sa ospital. Pagkatapos ng sunog, hindi na makita ang dalawang suspect at pinaniniwala ang nakatakas. Dahil sa nangyari, paiimbestigahan daw ni Senior Superintendent Ariel Andrade, hepe ng Parañaque Police, kung sinunod ng mga pulis ang Standard Operating Procedure o SOP. Gusto raw niyang malaman kung may pagkakamali ang Police Ground Commander, lalo na nang tear gasin ito ang isang kulob na lugar na may mga sibilyan pa. We will look into that, kung meron siyang lapses o dapat i-clear yung area. Tumangging magpa-interview sa harap ng kamera ang ground commander na si Superintendent Clarence Gomeyac. Pero sabi niya, wala naman daw silang ginamit na tear gas. Ang ilang unit owner naman, inirereklamo ang kawalan ng safety feature sa gusali, kaya't hirap sila noong makalabas. Walang emergency light sa hallway, kaya't sobrang dilim. Ganon din sa fire exit. Pagkatapos ng sunog, nakalatag ang mga building fire hoses pero mukhang hindi nagamit. Hindi kami sigurado kung gumagana yun, yung sprinkler nila para sa fire. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga empleyadong inabutan namin sa administration office ng Castle Residences. Kukontak na lang daw ang abogado nila sa iniwan naming cellphone number. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.